Ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan nang sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos, ang Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos, ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw at sa aming buong buhay may galak ang awit namin, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan." Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, "Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon," at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish Moonwalk, Paranaque City. Tara na, pagnilaya natin, pagsaluhan, pagdasalan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Patapos na ang buwan ng August, ilang tulog na lang, September na naman, last quarter na naman halos ng isa na namang taon na umaatikabong aksyon na wasak, no?
dala ng pandemic, dala ng kung ano ng mga problema na hinaharap ng Pilipinas ngayon. At tuwing papalapit na yung mga bear months, hindi lang po nangangahulugan malapit na ang Pasko. Madalas, ito rin yung panahon maraming sumisipot na may mga prediction. Lumalabas lahat ng klase ng mga manghuhula, mga kanya-kanya mga psychic, mga kanya-kanya mga propeta na may kanya-kanyang hula o prediction para kung anong mangyayari sa darating na taon. In fact, nito mga araw na ito ng buwan ng Agosto, may mga TV series at mga Facebook page na nagfe-feature ng mga sinasabing prophecies ng mga tao na nakikita ko ano raw mangyayari sa darating na panahon. Kasi hodang may mamamatay raw na personality, kasi hodang mas tatagal pa yung pandemic, kasi hodang may mga natural calamities na mangyayari sa Pilipinas o sa kung saang parte ng mundo. Alam niyo po, matagal na po, halos buong history na ng tao, marami ng attempts na ginawa para mag-predict kung anong mangyayari sa future. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang style. Minsan dadaanin sa mabulaklak na salita, minsan diretso ang sasabihin sa taong ganto, sa araw na ganto, sa buwan na ganto, ganto mangyayari sa Pilipinas, ganto mangyayari sa mundo. Madalas kapag nakakarinig tayo ng mga prediction na ganto, ang una nating reaksyon, una, maku-curious tayo. Pangalawa, magiging skeptical tayo. Mangyayari kaya yan o binobola lang tayo? Mangyayari kaya yan o kwentong barbero lang? Hindi naman totoo, fake news. Pero minsan, aminin natin sa hindi, kapag may naririnig tayong prediction na ganito, kinakabahan tayo. What if magkatotoo? What if kung totoo nga? What if kung ito nga talaga ang mangyari? Kaya nangyari, either tayo napaparalyze ng ating mga takot, o masyado tayo maging overactive na nawawala na yung attention natin sa ating dapat gawin. Sa gospel natin ngayong araw na ito, paanyaya ni Jesus, maging alerto ka, magbantay ka, mag-abang ka, dahil ang anak ng Diyos ay darating sa oras at panahon na hindi mo inaasahan. Minsan sa buhay natin, masarap sana kung ang buhay lang natin kampante. Alam natin, kontrolado natin lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kailan tayo gigising, kailan tayo matutulog, paano tayo magtatrabaho, paano tayo magre-relax at mag-e-enjoy, ano at kailan tayo kakain. Mga ganitong bagay, buti sana if we control everything in our lives. Pero pinapaalala sa atin ni Lord, huwag kang kampante lagi. Kasi hindi lahat ng bagay kontrolado mo. Hindi lahat ng bagay nangyayari ayon sa oras o panahon o sa timing na gusto mo. Kaya ang dapat nating attitude bilang mga alagad ng ating Panginoon, hindi yung tayo may hawak ng oras, pwede tayo magpakakampante, mag-relax, at maging wala lang, tinatamad sa buhay, complacent. Pero inaanyayahan tayo ni Lord na, teka lang tol, relax lang. Hayaan mo rin na ako rin ang maggabay. Hayaan mo na akong tumulong. Hayaan mo na ako manguna sa iyo. Pero para mangyari yun, dapat lagi tayong handa. Handa tayong makinig sa salita ng ating Panginoon. Handa tayong tignan ano nangyayari sa paligid natin. Ano kayang nais ituro nito sa atin o ipaalala sa atin. Handa ang puso natin na malaman natin kung ano yung nais ituro o direksyon na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Dahil pag ganun na mangyari, hindi tayo sobrang magiging OA na parang takot na takot. Hindi rin tayo magpapakatamad na parang ay bahala na kung ano nangyari. Kung ano mangyayari sa darating. Sa halip, ready tayong tanggapin, sundan at yakapin kung ano man ang kalooban at direksyon ng Diyos para sa buhay natin. Kaya sa panahon na ito na may kanya-kanyang mga prediction, sa panahon na ito na may kanya-kanyang propesya sa anong mangyayari sa future, iba pa rin pag sinabi natin, okay, yan ang mga hula, yan ang mga haka-haka at kuro-kuro, pero hayaan natin ang Diyos ang manguna sa atin upang siya ang gumabay sa atin kung anong dapat nating gawin at tayo rin sa ating buhay. Tumugon tayo. Huwag tayo magpakakampante lang, kundi makinig at sumunod sa direksyon at galaw ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ikaw man ay natatakot para sa future, ikaw man ay may mga maraming plano o mga maraming balak sa mga darating na panahon, lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng awa at lakas na kailangan natin sa buhay. Pray po tayo. Panginoong Jesus, sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, kina-challenge mo kami na mag-abang.
China-challenge mo kaming magmasid. Hinahamon mo kami na manatiling nakikinig at tumaantabay sa bawat salita at bawat kilos mo. Dahil di namin alam kung kailan mangyayari ang kalooban mo. Hindi namin alam kailan masasagot o matutugunan ang panalangin namin. Hindi namin alam kung paano, saan, kailan kakikilos. Dahil ikaw nakakahawak ng buhay namin. At yung plano at balak mo para sa amin ay nagbibigay ng halaga, nagbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Panginoong Hesus, basbasan niyo po kami ngayon. Bagamat ang dami naming takot at tanong sa mga darating na araw, naway manatili kaming tapat sa pagsunod sa iyong direksyon at sa iyong kalooban. Upang pagdating sa dulo ng paglalakbay namin, hindi kami lumabas ng mga duwag, hindi kami lumabas bilang mayayabang, kundi ang maririnig namin ay ang tinig mo sinasabi sa amin na kami ay naging mga tapat na lingkod, nakikinig, sumusunod at tumutugon sa galaw at direksyon na binibigay mo sa amin. Panginoong Hesus, gabayan at basbasan niyo po kami ngayon dahil ikaw ang aming Diyos na nagmamahal kasama ng Ama at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yan po ang ating pagninilay at panalangin ngayong araw na ito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Shout out po sa mga tao na siguro medyo natatakot o napapraning sa mga darating na panahon. Kalma lang, hindi man natin kontrolado lahat ng bagay sa buhay natin, tandaan natin, God is in control and it is God who leads us in the way that is better or well-suited para sa ating buhay dito sa mundo. Please follow and support us on our social media platforms, TV Maria Philippines. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Baunin po ninyo ang pagpapala ng Diyos para sa inyo ngayon.